Hi guys! Welcome back to my channel, Life with Ma'am Chinette. Siguro yung iba sa inyo, parang ako rin, nagbabagot na rin sa bahay dahil halos 1 month na tayo naka-quarantine. Kaya lang, wala naman tayong magagawa dahil para na rin sa ating kaligtasan yung pag-stay natin sa bahay. Kanina, nag-ayos ako ng cabinet at nagulat ako sa mga nakita kong damit, yung mga tinanggal ko. Kasi yung iba naman doon, hindi naman siya nakaliitan. Dahil ang karamihan, hindi ko lang isinuot dahil masyado siyang, paano ko ba sasabihin yun? Parang masyadong plain looking na parang walang dating. Sa panahon ngayon, kailangan magtipid tayo. Kung maayos din naman yung damit, pwede naman natin remedyuhan para maging stylish uli. Parang ni-recycle natin at parang naging bago siya uli. So, tingnan natin kung paano magagawa natin para yung mga damit natin na masyadong plain looking ay maging stylish. Ito yung mga natanggal ko sa cabinet na karamihan ay puro mga kasya pa naman sa akin at yung iba medyo bago pa. Kaya lang parang sinawaan na lang akong isuot dahil parang masyado siyang plain at walang kadating-dating. May mga damit na kapareho nito na hindi mo na kailangang mag-necklace kasi nakakabit na siya dun sa damit, yung mga dekorasyon niya. Pasensya na kung lukot yung mga damit kasi yan yung mga natinanggal ko sa cabinet. Nagusot na siya. So, may mga ganyan na tama-tama dun sa mga tao na hindi mahilig mag-necklace. Yung iba naman, plain lang siya, kapareho nito. Kaya ang gagawin natin ay didekorasyonan din natin yung mga damit na ganito. Yung ibang mga damit, may mga kasama ng accessories na katulad nito. Tapos mapapansin nyo, meron siyang hook or clamp sa dalawang dulo na siyang ikinakabit dun sa damit. Kapareho rin ito. Kasama na siya dun sa damit na nung binili ko. Ito pa yung isa. Tinatanggal lang siya paglalabhan na yung damit. Kung wala kayong ganito, pwede tayong gumawa ng ganito na kakailanganin lang natin yung clamp na ilalagay natin both sides. At kung anong accessories na meron kayo, fashion na accessories, pwede, katulad nito. Ito nakita ko, gamit ng mga anak ko nung mga dalaginding pa sila, nung bata pa sila. So, tatanggalin ko lang itong dalawang gilid na to at lalagyan ko siya ng clamp para pwede ko siya ikabit sa damit. Meron ding ganito, parang chain lang siya na pwede rin natin ilagay doon sa damit. Pwede rin namang kung may mga beads naman kayo, kapareho nito, pwede tayong gumawa ng parang kwinta siya pero maikli lang at lalagyan din natin ng clamp sa dulo. At kung meron din naman kayo na parang necklace na ganito na sira na or kumupas na, pwede nyo tanggalin yung gilid at saka lalagyan nyo siya ng hook or ng clamp sa dulo. Unahin muna natin tong bracelet na to. Tanggalin muna natin yung nakakabit sa dulo para mapalitan natin ng clamp. Sabi nyo, kasi may paggagamitan din kayo nito. So, ito na siya. Kakabit na lang natin itong clamp na tinanggal ko rin sa ibang mga accessories. Tawin natin to. Okay. So, nakabit na natin tong isa. Yung kabilang side naman.
ito na. May clamp na yung parehong side niya. So, ang gagawin natin, i-ready natin yung damit, tatahiyaan natin para may kapitan yung pinaka-clamp. Pwede natin siya ilagay dito. Tatahiyaan lang natin siya dito para may kapitan yung clamp. Or dito. Para magkakulay naman yung puti, para hindi plain na plain na white. O kaya naman dito. So, maraming paggagamitan yung mga ganitong accessories. Aabangan nyo lang ng tahi dito sa mga blouses na gusto ninyo ilagay. At pwede nyo pagpalit-palitin. Lagyan lang natin ng kakapitan dito. Tahian natin. Sa kabilang side naman. Tahi na yung dalawang gilid, kaya pwede na idikit yung o ikabit yung clamp natin. Ayan. Makikita ninyo yung laki na ipinagbago ng damit. Ito na siya. Pwede nyo rin ilagay yung mga dati nyo. Kakabit nyo lang dyan. Saka dito. Diba? Ang laki nang naiidagdag yung ganda sa ating mga damit. O kaya naman, ito. Maganda kasi ito doon sa mga hindi komportable magsuot ng mga necklace o yung mga fashion accessories. Ito. Kung wala kayong bracelet, yung mga pinaglumaan ng mga anak ninyo, at kung may mga beads naman kayong katulad nito, pwede nyo rin itong gamitin. Gagawin nyo lang siyang parang pintas. Ito, nakagawa na ako ng parang necklace. Lalagyan na lang natin siya ng clamp dun sa dalawang gilid para yun ikakabit natin sa damit. Kaya lang, naubusan na ako ng clamp. Kaya, hindi ko na muna lalagay. Pag meron na, saka ako na lang kakabitan. Meron pa akong isa dito na beads na ginawa din parang necklace. Dito ko na lang ilalagay na titirang clamp. Mas nauna kong ginawa to kaysa dito. So, yung mga inilalagay ko dito, kinukuha ko lang kung saan-saan yung mga hindi ginagamit, mga ganito. Itong isang to, tapos na rin. May clamp na rin siya. Lalaki lang itong gilid. Okay. Subukan natin. Yan. See? Ang linis niyang tingnan. Ito, oh. Yan. Meron naman ako dito na parang chain siya na magaang. Pwede rin natin siya ikabit dito. Kaso wala na nga akong clamp, kaya po pwede siyang itahi na muna para maipakita ko sa inyo.
Pero maganda nito, yung ang meron siya sa both sides ng clamp. Tapos tatihayan nyo dito para doon ikakabit at paglalabhan na yung damit, pwede na siyang tanggalin. Itahin na muna natin siya dito. Natin itong kabila. Mga mamshies, eto na yung blouse na nilagyan natin ng accessories. O, diba? Ang laki na iginaganda ng damit. Eto pa. Hindi mo na kailangan magsuot ng necklace. Eto pa yung isa. Ang linis niyang tingnan. At doon naman po sa mga friends natin na nagme-message na hindi daw po sila makapag-subscribe sa ating YouTube channel. Kasi po, dapat meron muna kayong YouTube account. Mag-register lang po kayo. Kailangan lang yung name nyo. Tapos kung wala kayong Gmail account, maggawa lang kayo ng Gmail. At saka hihingi lang yung cellphone number para dun sa verification or confirmation code. Ganun lang po. I-follow nyo lang yung step-by-step na sasabihin sa inyo. Wala pang 5 minutes, tapos na po yun. At pag kayo'y nagkaroon na ng YouTube account, lahat po ng mga channels, pwede kayong mag-subscribe at pwede rin po kayong mag-comment. Sana po nagustuhan nyo yung video na to. At kung nagustuhan nyo, please like, share. At doon sa hindi pa po nakaka-subscribe, please subscribe. Thank you for watching. Bye!